Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magbibon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo, pagbayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay mapagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang anghel na bumaba mula sa langit. Hawak ang isang malaking kadena at susi ng banging walang hanggan ang lalim. Sinunggaban niya ang dragon, ang ahas noong unang panahon na siya ring Diablo at Satanas, at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. At inihagis ito ng anghel sa banging walang hangganan ang lalim, saka sinarhan at tinatakan ang pinto nito upang hindi siya makalabas at makapandaya pa sa mga bansa hanggang di natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nooy, palalayain siya sa loob ng maikling panahon. Nakakita ako ng mga trono at mga nakaluklok doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw o sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaluklok doon.
na param ang lupa't langit sa kanyang harapan, at hindi na nakita pang muli, at nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Inilabas din ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon sa lawang apoy ang kamatayan at ang Hades. Ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit buhat sa Diyos, gaya ng babaing ikakasal, gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-layang, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Mapalad na masasabi, silang do'y tumatahan. At palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo umaasay masasabing mapalad din habang lumalakad. Lalo mo nga silang palakasin. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Tumayo na po ang lahat. Ang pag-asa upang ating matamasa. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinhaga, "Tignan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit nang maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna lahat. Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang kwento sa mga taong tapat sa Diyos. At ang taong tapat sa Diyos, siya ho ay marunong sumunod sa Diyos. Ang taong hindi tapat sa Diyos, tulad na narinig din natin sa unang pagbasa natin, ay yung taong hindi nakikinig. Ayaw makinig. Sarili ang iniintindi. At bilang isang deboto, hindi ba patuloy tayong inaanyayahan na maging tapat sa salita ng Diyos? Pagiging tapat sa Kanya, at ang taong tapat sa Diyos, at taong lumalago sa debosyon sa Poong Hesus Nazareno, ay sumusunod sa Kanya. At siguro ito yung panata niya sa buhay eh. Ang panata ng isang tunay na deboto ay ang pagtatalaga ng sarili niya sa Panginoon. Kahit ano man yung labas na gawain, walang saysay at kulang, sayang, kung ang puso naman ay hindi sa pagtulad sa Panginoon. Sabi nga ho eh, kahit magprosesyon ka pa ng isang oras, kahit isang buong araw ka magprosesyon, kahit isang buong araw ka nakakapit sa lubid, pero kung matigas naman ang ulo mo, sayang, nagpakapagod ka lang. Nagpakapagod ka lang, kasi kung ang puso mo naman, hindi naaayon sa pakikinig at pagsunod sa salita ng Diyos, palabas na lang ang lahat. Di ba? Makita ka lang ng ibang tao, umaasang mapicturan ka, pero kung ang kalooban naman, walang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ayon. Hindi nagiging tapat sa aral at utos ng Poong Nazareno. At siguro ito yung bunga sana ng debosyon natin at totoong debosyon. Hindi yung isang taunang debosyon lamang. Kasi kung totoong ang debosyon natin, lagi-lagi, araw-araw, nagsusumikap tayo na maging tapat kay Jesus. Lagi-lagi, araw-araw, tinutularan natin ang halimbawa ni Jesus ng pagiging masunurin sa Ama. At hindi ba ganun ang buhay ni Jesus? Pinakita niya sa atin ang pagiging masunurin sa Ama. Kaya nga, hambing ni San Pablo eh, si Jesus ay naging masunurin sa Ama hanggang kamatayan sa krus. Sino yung naging pasaway sa Biblia? Sino yung sumuway sa utos ng Diyos? Nagsimula kay Adan. At hindi ba, sabi ni San Pablo rin, dahil sa pagsuway ni Adan, pumasok ang kasalanan. Sa pagsunod ni Jesus, pumasok
ang kaligtasan. Kaya, bilang mga deboto at nagnanais, na maligtas ng Poong Nazareno, tularan natin ang halimbawa niya ng pagiging tapat at ang taong tapat, tapat sa Diyos, sumusunod sa Diyos. Pangalawa po ang paalala sa atin ng Ebanghelyo. Sinasabi sa atin na ang lahat ay lilipas, ang langit at ang lupa, na tulad din ang hinambing ng ating unang pagbasa, na wala ang dating langit at lupa at nagkaroon ng bagong langit at lupa. Ang bagong Jerusalem ay nakita. Lahat lilipas. Hindi ba? Yung binili mong bagong cellphone, iPhone 16, pinagyayabang mo pa, fully paid. Pero next year, may iPhone 17 na naman. Ano nang ibebenta mo? Wala na yung kidney mo. Lilipas din. Nalalaos, maluluma rin. Yung iba, takot na takot tumanda. Lahat na lang ang ilalagay sa mukha para magmukhang bata. Huwag mo na ang asamin na maging mukhang 16 ka. 60 ka na. Lilipas ang kagandahan. Lilipas ang kisig ng katawan. Yung buhok mong malago, lilipas din yan. Ninipis, mawawala. Pero may mananatili. Ang mananatili, sabi ni Jesus, ang kanyang salita. Diba? Sabi niya, mawawala ang langit at ang lupa. Magkakaroon ng bagong langit at lupa. Pero ang aking salita hindi magkakabula. At siguro sana, ito yung kapitan natin bilang mga deboto. Ang salita ng Diyos ay mananatili. Yun ang kapitan. Yun ang hawakan. Dahil sa salita ng Diyos, doon tayo natututo ng sumunod sa Kanya. Nakikilala natin sino si Jesus Nazareno sa kanyang salita, doon din natin siya natutularan. Dahil mas nakikilala natin siya, alam niya ang nais niya para sa atin. At pasinusunod natin ang nais niya para sa atin, doon tayo nagiging tapat. Dahil ang sinusundan natin ay siya mismo. Maganda rin paalala din sa atin na kahit yung mga pagsubok natin sa buhay, yung mga problema, lilipas at mawawala din yan. Yung problema mo, yung pinagdadaanan mo ngayon, yung sa pakiramdam mo ay parang ang bigat-bigat ngayon, lilipas din yan. Ang mananatili ay ang kanyang salita. Kaya bilang mga deboto, bilang mga nagmamahal kay Jesus Nazareno, ito sana ang hawakan at panghawakan natin sa buhay natin. Ang kanyang salita, ang salita ni Jesus na mananatili, ang salita ni Jesus na gabay natin para tayo ay maging tapat at sumunod sa kalooban ng Ama sa buhay natin. Si Jesus pinapakita sa atin ang daan. Ngayon ang imbitasyon, handa ba tayong tahakin at sundin ang daan na inilalatag para sa atin ni Jesus? At kung susundin natin ito, gagawin natin ito, nagiging totoo ang sinasabi ni Jesus sa atin. Tayo ay ang kanyang mga tapat na lingkod at deboto dahil sinusundan
at pinakikinggan natin siya. Amen. Tumayo na po ang lahat. Mga minamahal ko, mga kapatid, idulog natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ng maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating itugon, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ang pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa lansangan sa Jerusalem ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig, maipahayag dinawa namin ang katotohanan ng ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay-alay namin sa'yo, nasa tangkay ng ubas at ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa kanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal.
Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pakapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalabas sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng Pare Olemister ng Katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis pa ng Pare Olemister. Sumunod po tayo. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at lusak ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo ng mapawi na mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman. Ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong nahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kaming maasa. Poong Jesus Nazareno, nubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko.
mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at Nazareno novena booklet. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga naganais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakalaga ng 80 pesos. Pagkatapos ng misa, wibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pamansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsilud po ang lahat. Mahal na pong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila ka at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at ag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan para sa aming kapwa. Pinagkatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Pinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Pinapaubay namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit na aming tunay na tahanan kung saan nagahari ka sa kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, patuloy nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon aming Diyos, Ama namin, ikaw ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mahal na poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, wag pa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba na namin, pinipinubo na namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. So Padre Jesus Nazareno, itigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal at wahani. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati wahani. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal kanami. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati kanami.